isang magandang umaga po sa inyong lahat, pati na rin po sa ating mga bagong subscriber. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat po ng ating po mga katribyan tumututok ng ating pong vlog. Ngayon po ay visit po tayo sa ating Calamansi. Ayan mga katribyan po ay ang ating nakaabang sa maganda pong presyo. Ay, kita naman ninyo mga katribyan po, yung ating pong bulaklak ay napakatataba. Ayan. Kabukahan mga katribyo po nung ating pong bulaklak. Tapos marami pa po tayong bunga. Marami pa rin po mga malalaki na po pwede nating mapitasan. So, ay, napakaganda po ng presyo mga ng kalamansi mga katribya. Kaya tsempon-tsempo. Ay, hindi pa natin ito mga ka-farmers na mapitasan dahil marami pang bulaklak. Kaya tama-tama lang po dahil patuloy po ang pag-angat po ng presyo ng kalamansi. Yan naman po yung ating titirahin. Meron tayo makukuha po na maganda-ganda. Yung pong ating reject, konti lang din yan. Mahalaga dyan mga katribya po yung berde. Basta't pagka po nagmahal ang ating pong kalamansi, pati yung reject, gumaganda rin po ang presyo. Kaya maganda-ganda po makukuha po natin. Makakuha halimbawa mga katribya po ng 5 bag eh sa halagang 1.5, eh napakaganda po niyan. Eh matagal po na natin kitain niya mga katribya, pero sa isang pitasan makukuha po natin. Ang ganda naman po ang ating pong bulaklak oh. Yan ang kalamansi natin eh. Talagang maa-addict ka na alagaan. Pag hindi ka na inganyo sa pag-aalaga, lalo na kung marahe kang bunga, eh tayo na po ang may problema. Baka tamad na lang po tayo. Ayan yung ating reject. Ang reject, maganda ito mga katribya naman. Yan po ang masarap po sa atin sa kalamansi juice. Eh, dami pong mga palakihin po natin. Kailan lang yan mga katribya. Lalaki na po yan. By March po, marami po itong ating panunod. Pero itong Pebrero ito mga katribya, baka mabalik ulit dun sa dati. Kasi nung nakaraang taon, ang pinakamataas po na presyo ng ating kalamansi ay umabot po ng 2,400 sa kuhanan sa puno. Pero malamang ang bentahan nun, maabot na po yun ng 100 o 120 sa palengke. Ganyan po kung magmahal ang kalamansi, lalo na pagka po wala pong makuha. Kaya tayo mga katribya, nakaabang. Meron tayong pang Pebrero, sasapol po natin ng presyo. Kaya yan mga katribya, magandang balita sa lahat po ng mga nag-aalaga ng kalamansi, masusulit po. Ayan, pati rin po yung bulaklak natin mga katribya, o ganda po ng pagkabuka, sulit din yan. Basta taalagaan lang natin mga ka-farmers po ng ating pag-i-spray regular, maganda nagiging result eh. Ayan, ganda ng pagkabuka ng bulaklak. Pag maganda buka ng bulaklak, may laman po ang loob niyan sa ibig sabihin nun. Ayan. Maganda po ang resulta at yan po ang nagiging buko. Pagka regular po ang pag-i-spray natin mga katribya, ang dami pong bunga eh. Ang dami pong mga maliliit. Kaya ganado tayo sa ating pong pag-aalaga. Ilan po mga katribya kailangan natin? Sipaga lang po ninyo. Alam nyo ang ating pong mga ka-farmers, pagka pumataas ang kalamansi, lalo na po gaganyan ang presyo, ang sakit ng karaniwan, doon sila nagsisipag. Doon po sila nagsusumikap na mag-alaga. Pero nung time na mababa ang kalamansi, wala eh, hindi nila masyadong pansin. Ganun ang marami. Eh tayo, kung mo tayo diretso sa ating pong pag-aalaga ng kalamansi,
mapababa man yan o mapamahal, tuloy po ang ating pag-aalaga. Hindi ka mawawalan ng magiging pitasin natin. At yan naman po, nasusulit yan pagka ganyan na mahal ang presyo ng kalamansi. Dahil meron kang inaabangan. At yung abang na po natin na yan ay nasunod pa doon sa magandang presyo, ay lalo po tayong magsisipag. Gandahan naman niya, magsipag ka, ikaw rin ang makikinabang. Magtamad ka, ikaw rin ang maapektuhan. Kaya yung ating pong vlog, ito, pagbibigay inspirasyon sa mga gusto pong mag-farming, magkalamansi, kailangan natin ng iba yung sipag. Tiyaga. Tapos yung devoted ka sa iyong ginagawa. Yung mga dedication, kumbaga, nandun ang puso mo. Hindi yung makagaya ka lang, okay na. Kasi pag alimbawa ka trivia, gaya-gaya lang tayo, tapos wala naman po sa puso natin ang pag-aalaga ng kalamansi, hindi rin po magbubunga ng maayos. Kaya mahalaga po sa pag-aalaga nito, tutok. Ba, gaya niyan, bulaklak, mga katribya. Pag hindi mo tututukan ang spray yan, malalaglag at malalaglag yan. Masisira yan. Hindi po magiging buo yan. Kaya meron tayo, mga katribya, mga buo. Tinutukan po natin yan ng ating pag-aalaga, pag-i-spray. Ito po, yan, sakit ng kalamansi ito, yo. Yung natutuyo ang sanga. Yan, tinatanggal po natin siya na agapan. Na ito pa, yung bagging. Di pa natin ito na-spray ng herbicide. Nakakatawa naman, dami pong bulaklak. Kaya sinadya na po natin, mga katribya, po ngayong magang-maga tayo magpunta para kitang-kita po ninyo yung ating bulaklak, pati na rin po yung bunga. Mamaya kasi pagsikat po ng araw, hindi nyo na po mapapansin po ang dami ng bulaklak na ito. Ayan, bulaklak, bunga. Ay nako, ay nakakatuwa naman. Sino mag-aakalang chargeable ang gamit natin? Para po siyang pinower spray. Kaya hindi naman po siya napapahuli doon sa power spray, mga katribya. Kaya kung tutuusin, ay talaga maganda rin po ang ating kikitain sa ating kalamansi, kasi tayo na po yung mayroong pinakamatipid na gamit. Alam niyo kung bakit pinakamatipid ang gamit po natin? Una, tipid ka doon sa gamot. Pangalawa, tipid ka sa tao. Alam kung bakit? Tayo kasi gumagawa eh. Tayo nagtatrabaho. Dahil wala ka ng paupa. Tapos, pangatlo, mga katribya, ayan. Yung pong ating kalamansi, hindi po siya nahihirapan. Dahil, tuloy-tuloy ang ating kalamansi na naaalagaan. Tapos yung mga insekto, hindi po dumadapo sa kanya. Kaya malaki po na imi-minus po natin pagka tayo mismo magkatrabaho. Pero pag halimbawa, lahat po ay di upa sa atin, kikita rin tayo. Kaya lang, siyempre, yung pong inuupahan natin, yun po ang mababawas po sa ating kita. Pero sulit naman. Di bali magpaupa ka, lalo na kung nasa ibang bansa ka, okay lang. Pero kung dito, maganda rin po, mga katribya, meron na rin po tayong exercise. Kalusugan na rin po ito sa ating pangangatawan. Di na natin kailangan po na mag-gym, pumunta po doon sa umbagbuhat po ng barbell para tayo ma-exercise o tumakbo na pagkalayo-layo. Magpatubig ka lang, mag-spray ka, mga katribya. Sa ating kalamansi, exercise na po natin yan. Nakakatawa naman po yung ating kalamansi. May bunga na. Marami pa po siyang bulaklak. Siyam na taon. Ang ating kalamansi. Pero mahataw pa. Tingnan niyo po yung ating kabila. Yung kabila,
yung unang alaga nito nasira. Yung kanyang unang binulaklak. Eh, hindi kasi naging permis po kanyang pag-aalaga. Kaya pangalawang bukso na lang uli ng kanilang bulaklak ito. O, ito naman po yung kanyang mga buko. Marami po ang buko niya. Nakatribya, maliliit. Kaya lang, hindi natin alam kung magkano po ang presyo. Eh, hindi kagaya po na sa atin, meron na tayong malinaw na pwedeng kitain dito doon sa ating kalamansi. Dahil ngayon, mahal ang presyo, kaya may swerte tayo na nakaabang. Meron kasi tayo mga katribyang nakuha na parang melon na kalamansi, tsaka yung size. Kaya may possible talaga kung tumaas. At yan po mga katribya, ang ilang taon na sa loob ng Pebrero, nagiging ganun ang presyo ng kalamansi, 2,000. Eh ito, hindi po malabo na mangyari. Kasi hanggat wala pong nakukuhang maraming kalamansi o kasabayan, yon ang mga sumisingit. Kaya ngayon, ang buyer, pati na rin po yung mga ahente, ikot sila ng ikot. Marami na rin po yung kumakausap sa atin at nakikipag-deal na doon sa ating kalamansi. Kaya ala, siyempre, yung mga may-ari na may kalamansi, hindi ka agad nila pipitasin nyo. Kaya maswerte yung ibang mga ahente na pagka walang alam ang may-ari ng kalamansi sa presyuhan, eh madadali nila, makukuha ng mababa. Baka may magbigay sa inyo ng 1,000, marako, marami pong mawawala sa inyo, mga katribya. Kaya nakakatulong po yung ating pong channel para mamonitor po natin yung ating presyo ng kalamansi. Kaya lang, hindi naman po sa lahat po noong lugar, eh po pwede po natin i-apply yung ating presyo dahil magkakaiba yan. Depende po kasi sa lugar kung saan marami po ang kalamansi, siyempre mababa. Pero pagka po konti ang kalamansi, dyan mataas ang presyo nito. Eh dito mga katribya sa atin, kung bagamat nagkakaubusan po ng kalamansi, kaya tumataas, maangat ang presyo. Halimbawa, sa lugar ninyo, wala pong ganong kalamansi, eh sigurado mataas ang presyo niya. Kaya lang, dapat makibalita rin po kayo. Baka mamaya, ang buyer o ahente ninyo ay binabarat na kayo ng husto. Ay, kawawa naman po ang nag-alaga. Kawawa naman po ang may kalamansi yan. Ayan ah. Kitang-kita na rin po yung mga bunga natin. Pati na rin po yung mga maliliit, mga katribya. Pati rin po yung ating pitasin. Kitang-kita na rin. Tingnan nyo po itong ating kapitbahay. Kapitbahay po natin mga katribya, hindi tumitigil po ng kabubulaklak. Basta tinutubigan ninyo, tuloy-tuloy po ang pagbulaklak nito. Kaso nga lang, tuloy-tuloy rin po ang pagkasira. Hanggat hindi po nagtutuloy ang bunga niyan, ay diretso po ang pagbubulaklak niyan. Pagkalimbawa mga katribya, nagbulaklak yan, magiging buko, ganyan na po ang magiging resulta. Kupildong, sira na. Ayan o, mga sira. Kamo kasi hindi po nai-spray. Mag-spray man po ay once a month, eh laglag ang mga bunga. Compare po natin do sa masipag pong mag-alaga. Yeah, pagka po tayo ganado sa ating pong pag-aalaga, hindi ka po mawawala mga katribya ng pitasin. Kaya pati rin po yung ating mga tulongges, hindi sila nawawalan po ng pipitas dahil meron silang bungang nakikita. Eh kung walang bunga, wala mga pipitas eh. Pero pagka may bunga kalamansi mo, eh sigurado pati rito longgis, pasipag di. Okay lang yon. Yun naman po kasing ninanakawan, tuloy naman ang buhos ng biyaya sa kanila. Yun naman nagnanakaw, eh tuloy naman po ang kahirapang kanilang nararanasan. Dahil yung kanilang pinagnakawan ay ang kanilang ipinakakain sa kanilang mga mahal sa buhay, ay paglaki ng kanilang mga anak, ganun din. Nasa dugo na nila. Ayan. Ang dami pong mga maliliit. Dahil pa tayo pong mahahalaw,
Kaya sapul na sapul natin ang lahat ng ating presyo pag ganyan ang kalamansi. Yan po yung sinasabi natin mga katribyang may jackpot, may swerte. Kung masipag ka, meron kang kapital sa ating pag-aalaga. Pero pagka wala ka pong sipag, wala kang tiyaga, at kaya ka lang po sisipag, pagka mataas ang presyo, wala kang mahuhuli isda. Kaya mas maganda sa ating pong pag-aalaga, eh talagang basta't nagbulaklak, continuous alagaan na po natin. Dahil hindi natin alam kung magiging magkano ang presyo nung kalamansi na iyong mapipitas. Ang mahalaga, buo ang kalamansi natin, meron kang inaasahan, mababa man siya o maging mataas man, meron kang pinipitasan. Good news, gandang balita. Ngayon mga katribya, hindi natin alam, mali natin baka po mag-2,000 kalamansi. Dahil pag ganyan pong umaangat ang presyo, yung pong mga buyer, pati na rin po yung pong mga may-ari ng kalamansi, nagpapa-stop sila. Kaya pag nagpa-stop po sila mga katribya po ng pagpitas, dyan na nga po yung patuloy na tumataas ang kalamansi kasi wala na silang maraming makukuha, limitado na po ngayon na magiging benta sa palengke, kaya umaangat ang presyo nito. Pero pagka naman po bumagsak ang presyo ng kalamansi, ibig sabihin nun, marami namang nakukuha sa ibang lugar. Ganun lang naman yan eh. Halos po ang kalamansi natin, hindi po sabay-sabay po nagbubunga. Bagamat yaan, may panahon talaga na sabay sila, pero mayroong panahon na pag ganyang umaangat, nagkakaubusan, ibig sabihin, naaagad ang bunga ng kalamansi. Ito yung ating sa matandang puno. Yun naman pong ating bata. Ayan, puntahan po natin mga katribya po yung bata po natin. Magdadamo po tayo at ipong hahawanin at saka po tutubigan para bumilis lumaki ang ating kalamansi. Dito naman tayo mga katribya sa ating batang kalamansi. Tayo po mag-aawan-hawan muna po sa ilalim. Ngayon yung ating pong kalamansi ay medyo marami-rami po mga katribya po ang malalaki po rito dito sa ating inaalagaan. Pero pagdating naman po doon sa maliliit, mas marami po doon sa kabila, doon sa ating matanda. Kaya po yung bunga ng ating kalamansi, depende po yan doon sa bulaklak na ilalabas niya. Inukan po natin yung ilalim nito dahil di naman po ito nakukuha sa ating herbicide. Kaya kailangan natin dukutin ang ating panampong para do sa mga baging. Ayan o. Tutubigan din po natin ito mga katribya. Mauna muna po yung aking kapatid. Sunod tayo na. Ayan, ito eh. Kailangan natin itong damuhan para makita po yung bunga. Ganyan ang kalamansi. Dapat masipag po natin damuhan. Dahil binibigyan po tayo ng kanyang bunga. Nasupplyan tayo. Kaya alagaan naman natin ang maayos. Para maganda ang pagsasama ng nag-aalaga pati ng kanyang inaalagaan. Tingnan niyo mga katribya, basta po ang kalamansi na herbicide po natin, matagal tumubo ang damo. Dahil yun na nga, tapos nakakaminus po tayo ng ating trabaho. Pagka hindi po nauso mga katribya pa yung herbicide at tayo po yung magdadamo, yung isang ektarya aabutan ka uli ng mahaba po uling damo. Dahil hindi po natin matatapos siya kung ilang araw o linggo. Ganda na rin po ng bulaklak po rito mga katribya.
sinabogan po natin to ng abono eh. Kahit mahal lang abono, talaga po natin pikit matang binili para lang po magkaroon tayo ng magandang ani. Ganun talaga. Obligado naman kasi natin itong gastusan para bigyan po tayo ng bunga. Pag hindi kasi natin ito mga katribyo ginastusan ng ating pong kalamansi, kung ano lang yung nakita natin bunga, yun na yun. Kung ano lang ilabas ng bulaklak niya mga katribyo, yun na rin yun. Dahil kasi walang supply ng abono. Pero pagka nilagyan mo mga katribyo po ng abono, dadami po ang kanyang bunga, lalo na yung bulaklak. Ganyan po sa pagkakalamansi. Huwag mo natin panghinayangan yung gagastusin sa kanya. Dahil dyan tayo po pwedeng kumita. Pag nang hinayang ka sa iyong gagastusin, hindi ka kikita sa kalamansi. Hindi niya ibibigay yung kailangan mo. Kaya tulong-tulong lang yan. Bigayan eh, kanga. Ay, marami-rami po tayo rito mga katribyo pong mahahalaw bunga. Excuse me. Tinaw niyo po mga kapatid, mga katribyo po yung papaya po natin. Malalaki na. Meron po may silay-silay na rin. Pero mura pa. Alisin na po natin itong mga maliliit para lumaki po yung panunod. Di na po lalaki kasi itong mga maliliit na ito eh. Yeah. Para gumanda po yung bunga na susunod. Yan yung Red Lady Papaya. Maganda niya oh. Latataba po ng mga bulaklak nung ating kalamansi mga katribya. Ayos na ayos yan oh. Oh man, tagang meron talaga sangang tuyo. May nagtatanong sa atin na ating katribya kung tayo ba ay gumagamit po ng fungicide. Alam nyo mga katribya, sa amin sa tag-araw ng ganito, hindi po tayo gumagamit na ng fungicide. Dahil wala naman pong gano'n pong natutuyo. Ang paggamit po ng fungicide mga katribya, pagka po tagulan. Kaya lang, pagka po sa tagulan, gagawin po nito na malalaki. Hindi na po tayo naghahalo po ng mga fungicide dahil aksayado na rin. Hindi naman po niya na aapula po yung fungus, di bagkos nandun din. Kung pipigilan, halos di na rin mapigilan dahil matatandaan na po yung kalamansi. Siguro, kung yung iba, eh budget kayo, meron kayong pambili, eh pwede ninyong punggusan. Lagyan ng punggusan. Pero kami mga katribya, hindi na po tayo naglalagay niyan. Kaya nagamit na rin po natin po yung mga punggusan, effect naman po marami. Gumastos lang din naman tayo. Ganun po mga katribya. Lalaki po ng mga bulaklak oh. Ano niya yung kalamansi po natin. Meron kasi tayong lugar dito, hindi po natin natapos. Yung po mga natira. Yan ang naswerte. Yan po mga katribya po yung may presyo. Imagine niyo kung halimbawa 1.5 ang kalamansi, magkano na po kilo noon? 50 pesos ang per kilo. Kung halimbawa yan ay magdalawang libo, maabot po yan nang nasa 70 per kilo. Kung halimbawa 2-1 ang presyo ng kalamansi, napakamahal ang kalamansi. Diba, swerte pag po meron kang nakaabang, swerte yun. Kaya yun naman po ang ating, yun ang nakakatuwang balita. Makakagalak ng ating kalooban, lalo na meron tayong pitasin na ating kalamansi. Yan. Ang kalamansi, pagka po may bunga, yan, nakalundo siya eh. Kayok-kayok eh. Yan, hindi po siya tatangkad eh. Dahil po sa bunga po ng kalamansi eh.
Paano po mga katribya? Hanggang dyan lang po yung ating pong vlog. Update lang po namin kayo ito sa ating pong kalamansi. Tsaka rin po doon sa presyo. Nakakatuwa dahil na makakatchin po tayo ng magandang presyo. Kaya yun lang po ang ating pong sinasabi sa ating pong mga katribya. May jackpot sa kalamansi. Natsyempohan mo, walang bunga ang marami at may bunga sa iyo, jackpot ka. Madadali mo ang magandang presyo. Kaya yan naman, tayo lalong sisipagin, natututukan ang pag-aalaga ng kalamansi. Dahil sa kalamansi, may swerte. Paano mga katribya? Pag nagustuhan yung video na ito at wala kayo sa akin channel, please pakilike, pakishare, may comment kayo, lagay nyo po sa ating comment section at meron kayong tanong, lagay nyo po dyan. Sasagutin natin niya pagka po halimbawa maganda ang inyo pong tanong, gagawin po natin ng content. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi po natin tatandaan, karunungan ng kalaman, siyempre may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang ulit tayo sa susunod na vlog. Bye-bye!